dumarating sa buhay ng tao ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Mga pangyayari na sumusubok sa ating katatagan at pananampalataya na kung minsan ay maihahambing pa natin sa isang pelikula. Sa videong ito, ibabahagi namin sa inyo ang nakakabilib na kwento ng isang batang babae na nahulog mula sa eroplano at himalang nabuhay ng 11 araw sa kagubatan. Katropa! Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-iwan ng like at kung bago ka lang sa ating channel, i-click mo na rin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video at trivia kada linggo. Shoutout po pala sa 5 pinakamagandang comments sa ating last video. Si Julian Kopka ay ipinanganak sa Lima, Peru noong October 10, 1954. Siya ang nag-iisang anak ni na Hans Wilhelm at Maria Kopka, mga German biologist na lumipat patungong Peru upang doon mamuhay at magtrabaho. Nang siya ay 14 na taong gulang pa lamang, napagpasyahan ng kanyang mga magulang na iwanan ang siyudad ng Lima upang itayo ang Panguana Ecological Research Station sa kagubatan ng Amazon. Doon ay isinama siya ng kanyang mga magulang kung saan tinuruan siya tungkol sa iba't ibang uri ng insekto, hayop at halaman at pati na rin mga paraan kung papaano makakasurvive sa kagubatan. Sa kasamang palad, hindi sumang-ayon dito ang otoridad. Kaya makalipas ang 2 taong pag-aaral kasama ang kanyang mga magulang, ay napilitan siyang bumalik sa siyudad ng Lima upang doon tapusin ang kanyang pag-aaral sa high school. Noong December 1971, lumipad ang kanyang ina pabalik sa siyudad ng Lima upang siya ay sunduin, nang sa ganon ay magkasama-sama silang pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Gusto sana ng kanyang ina na sila ay lumipad patungong Panguana ng December 22. Subalit, nais ni Julian na dumulo sa kanyang graduation ceremony ng December 23. Sa uli, sumang-ayon din ang kanyang ina sa kanyang hiling at napagpasyahan na sa bisperas ng Kapaskuhan na lamang sila lilipad patungong Panguana. Dahil nga sa holiday season noon, lahat ng airlines ay fully booked na, maliban sa Lanza Airlines. Binalaan na sila ng kanyang ama na hangga't maaari ay iwasang lumipad kasama ang nasabing airlines sapagkat pangit ang record nito pagdating sa kaligtasan ng pasahero. Subalit, wala na silang ibang pagpipilian kundi kunin ang flight at sa tingin naman ng kanyang ina ay magiging maayos naman ang lahat. December 24, 1971, nang sumakay si Julian kasama ang kanyang ina at ang 84 pang pasahero sa Lanza Flight 508. Na nakatakdang lumipad mula Lima, Peru patungo Pucallpa, Peru. Sa mga unang minuto ng kanilang paglipad sa Impapawid ay normal naman ang lahat. Hanggang sa dumilim ng unti-unti ang kalangitan at ang ihip ng hangin ay biglang lumakas. Kalaunan, ang eroplanong kanilang sinasakyan ay nasa gitna na ng isang malakas na bagyo. Sa puntong ito, tanging kadiliman at mga liwanag ng malalakas na kidlat ang makikita sa mga bintana ng eroplano. Nagpanik na ang lahat ng pasahero at tanging sigaw at iyak na lamang ang marinig sa bawat isa habang yumayanig ang eroplano. Hanggang sa isang malakas na kidlat ang tumama sa kanang pakpak ng eroplano at nagsimula itong bumulusok pa ibaba. Nawala ng malay si Julian at nang siya ay magising, wala na sa kanyang tabi ang kanyang ina at wala na rin siya sa loob ng eroplano. Nakakabit pa rin siya sa kanyang inuupan at sa taas na 10,000 feet nahuhulog si Julian ng mag-isa. Bago pa man siya makaramdam ng matinding takot sa kanyang pagbagsak ay nawalan muli siya ng malay. Sa kanyang muling paggising, nagtataas ang mga puno ang una niyang nasilayan at tanging alingaungaw ng kagubatan ang kanyang narinig. Nananakit ang kanyang leeg, balikat at bukong-bukong. Nagtamo rin siya ng malaking hiwa sa kaliwang braso at binti at namamaga ng husto ang kanyang kaliwang bata. Bagamat hinang-hina at hilong-hilo ay pinilit niyang tumayo at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay hanapin ang kanyang ina. Hinanap at tinawag niya ang pangalan ng kanyang ina subalit alingaw-ngaw lamang ng kagubatan ang sumasagot sa kanya. Walang natagpuan kahit na ano si Julian maliban sa isang bag ng candy na magsisilbi niyang pagkain sa susunod pang mga araw. Nilakasan ni Julian ang kanyang loob at sinimula ng paglalakad sa kagubatan.
Sa kanyang paglalakad ay may ilang eroplano siyang nakita sa himpapawid na tila hinahanap ang lokasyon ng pinagbagsakan ng sinakyan niyang eroplano. Subalit, napagtanto niya na imposible siyang makita ng mga ito dahil sa kapal ng mga puno at halaman sa kagubatan. Makaraan ng ilang oras ay nawala na ng tuluyan ang tunog ng mga eroplano. Ito ang punto kung saan napagtanto niya na wala talaga siyang ibang aasahan para makalabas ng kagubatan kundi ang kanyang sarili lamang. Nagpatuloy si Julian sa paglalakad sa kagubatan at minarkahan ang bawat punong kanyang madaraanan nang sa ganon ay hindi siya maligaw. Habang siya ay naglalakad, nakarinig siya ng agos ng tubig at agad niya itong hinanap. Kalaunan ay natagpuan niya ang isang batis. Nabuhayan siya ng loob dahil naalala niya ang turo ng kanyang ama na kapag sinundan mo ang daloy ng batis ay dadalin ka nito sa ilog kung saan naroon ang tao at sibilisasyon. Kaya sinimulan niyang sundan ang daloy ng tubig sa batis. Pahirapan para kay Julian ang pagtulog dahil sobrang lamig ng temperatura sa gabi. Kumikirot din ang lahat ng kanyang mga sugat at madalas din siyang kagatin ng iba't ibang insekto kagaya ng lamok. Ilang araw ang lumipas ay narating niya rin sa wakas ang isang malaking ilog. Subalit wala ni isa mang tao sa paligid. Nakakarinig siya ng tunog ng mga eroplano, subalit kalaunan ay nawawala rin ito. Napanghinaan na naman siya ng loob at naisip na marahil sumuko na ang mga rescuers sa paghahanap ng mga survivor. Ganun pa man, hindi pa rin siya sumuko at nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap ng tulong. Dahil sa sobrang dawag at kapal ng mga halaman sa gilid ng ilog, nahirapan si Julian na lakarin ito kaya napilitan siyang languyin ang ilog. Mas malaking hamon para sa kanya ang paglangoy sa ilog sapagkat maraming delikadong hayop ang naninirahan doon kagaya ng pagi, pirana at mga buwaya. Lumipas pa ang ilang araw at naubos na ng tuluyan ang candy ni Julian at tanging tubig ilog na lamang ang nagsisilbi niyang pagkain. Dahil sa panahon ng tag-ulan noon, walang bunga ang mga puno na maaring pitasin at wala rin siyang gamit para makapanghuli at makapagluto ng isda. Sa 10th araw ng kanyang paglalakbay, halos wala na siyang lakas para tumayo at lumangoy, subalit nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Pagsapit ng hapon ay umiglip sandali si Julian sa gilid ng ilog. At nang siya'y magising, isang bangka ang bumungad sa kanyang paningin. Hindi siya makapaniwala at inakalang imahinasyon niya lamang ito. Kaya nilapitan niya ito para hawakan at napatunayang totoong bangka ang kanyang nakikita. Sa di kalayuan kung nasaan ang bangka, napansin niya ang isang maliit na daan sa gilid ng ilog. Pinuntahan at sinundan niya ang daan sa pag-asang makakakita siya ng taong maaring makatulong sa kanya. Dahil nga sa mahinang mahina na siya, inabot siya ng 2 oras sa paglalakad bago niya natuntun ang isang maliit na kubo. Wala siyang nakitang tao sa kubo, subalit malaki ang tiwala niyang nasa malapit lamang ang may-ari ng bangka at kubo at anumang oras ay babalik ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, walang taong nagpakita, kaya naisipan niyang magpalipas na ng gabi sa loob ng kubo. Nang siya ay magising ng sumunod na umaga, wala pa rin taong nagpakita. Subalit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa, kaya naisipan niyang magpahinga ng isa pang araw sa kubo. Hanggang sa sumapit ang dapit-tapon. Nakarinig siya ng mga boses at inakalang guni-guni niya lang yon. Subalit 3 lalaki ang lumabas mula sa kagubatan at nagulat ang mga ito nang siya ay makita. Halos maiyak sa tuwa si Julian nang makita niya ang mga lalaki. Agad siyang nagpakilala at kinuwento ang mga pangyari. Pagkaraan, ginamot siya ng mga lalaki at binigyan ng pagkain. Nang sumunod na umaga, isinakay siya ng mga lalaki sa isang bangka at dinala siya sa ospital sa kalapit na bayan. Kinabukasan, dumating ang kanyang ama at walang ibang maririnig sa kanila kundi iyak ng tuwa at pagdadalamhati. Ikinuwento ni Julian ang lahat ng pangyayari at dahil dito, natunton ng mga otoridad ang eroplano at ang katawan ng mga biktima. Kalaunan, napag-alaman na 91 pasahero kasama ang kanyang ina ang nasawi sa pagbagsak ng Lanza Flight 508 at tanging siya lamang ang kaisa-isang nakaligtas.
So ayun na nga katropa, kung kayo ang nalagay sa sitwasyon ni Julian, maghihintay na lamang ba kayo ng tulong? O lalakasan nyo rin ang inyong loob para tahakin ang kagubatan? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section below. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at para mas laging updated, i-like din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!